Here we are in amazing Batangas. Here we are in amazing Batangas. Amazing Batangas. Amazing Batangas. Amazing is here in amazing Batangas. Amazing day sa mga amazing people na nanonood ng Amazing Batangas. At ngayon nga po, nandito tayo ngayon sa Barangay Kumintang Ilaya, kung saan makikita natin ang isa sa mga churches sa Batangas na pinagmamalaki namin, ang St. Mary Euphrasia Parish. At dito nga po yan sa Joya Capitol Village, Batangas City. So, samahan niyo ako para masilip natin ang loob ng simbahan. So, alam niyo po ba, naaalala ko nung bata pa ako, mga way back in 1996, nagsimula itong St. Mary Euphrasia na church. Pero way before that, naaalala ko kami lahat ng mga na nagsisimba dito sa St. Mary Euphrasia ay nagsisimba pa kami dun sa Kapitolyo. Bata pa ako dun kami nagsisimba, tapos eventually nung lumaki na kami, ay dito na natayo ang St. Mary Euphrasia. At ang nakakatuwa dito, hindi pa ganito kaganda ang simbahan na to. Naaalala ko nun, nagsisimba kami dito, nandun pa kami sa lupa. As in, dito sa lower ground pa. Tapos napakataas yung pari kasi ito yun. Tapos sa baba, nandun kaming lahat nagsisimba. Tapos amazing kasi, kumbaga sa pagtutulong-tulungan ng iba't ibang mga tao dito sa Kumintang, Kumintang Ilaya, Kumintang Ibaba, ay nabuo ang church ng St. Mary Euphrasia. So, nakaka-proud lang na hanggang ngayon ay nandito pa rin ang church. So, 1996, ano ng year na ngayon? 2022. Buong-buo pa rin at napapaganda pa rin ng mga tao behind dito sa St. Mary Euphrasia. Kaya alamin natin kung ano pa history dito sa St. Mary Euphrasia. So ngayon naman ay nandito tayo sa imahe ni St. Mary Euphrasia at napaka-memorable sa akin ni St. Mary Euphrasia kasi naaalala ko nung ako ay nasa St. Bridget's College pa lang, talagang isa siya sa mga pinag-aaralan namin si St. Mary Euphrasia. At ang dati niyang pangalan ay si Rose Virginie. Kaya rin naging memorable sa akin ang St. Mary Euphrasia dahil ako dati ay gumanap bilang Rose Virginie noon sa play namin sa St. Bridget's. At kaya ito ay naging St. Mary Euphrasia, itong church na to, ay dahil sa pagkilala natin sa mga religious good shepherd na yun nga po yung nangangasiwa rin sa St. Bridget's College. So ito po yung isa sa mga memorable na area para sa akin. Kasi way back in 1996, isa po ako sa mga choir na kumanta para dito nung nagsisimula pa lang yung St. Mary Euphrasia. At dahil nga po kami po yung mga taga St. Bridget's College, mga taga St. po ang kumanta dito. Kasama rin po namin ang mga taga simbahan dito sa Basilica Immaculate Conception ng mga choir. So dito po tayo, punta po tayo dito sa ilalim para makita natin kung gaano kalalim. Kasi meron talagang, para secret, no? Hindi na siya secret. Parang may passage dun sa ilalim. Pero actually, madalas dun naman nangyayari yung mga binyagan dito sa St. Mary Euphrasia. At kaya alam na alam ko yan kasi madalas po akong maging ninang. So dito po tayo sa St. Joseph Hall. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa St. Joseph Hall. So, madalas dito nangyayari yung mga binyagan. Pero bago tayo makarating doon sa binyagan, dadaan muna tayo sa secret passage. Secret passage. O, di ba? Ito yung mga hindi siguro alam ng mga nagsisimba dito sa St. Mary Euphrasia. Yung, I mean, hindi nakakasimba dito. At ito na, ang hallway. Tingnan natin. O, di ba? Sobrang luwag ng hallway. Pero dito nagaganap nga po yung mga binyagan, mga seminar sa mga ninong at ninang. Ayan, so dito po lahat yun nagaganap. At dati nga, gaya na sabi ko, ito yung mismong grounds kung saan nakatayo ang mga tao pag nagsisimba at nandun sa second floor ang pare dahil wala pa tong floor na to dati. Ayan, so wala pa tong taas. Lahat dito pa lang po kami sa baba nagsisimba at nandun sa taas ang mga kaparian. Kaya
Nakakatuwa lang. Kasi kumbaga pag nagsisimba kami, nakatingin kami pataas. Kasi ang taas sa asong pare pa na nagsisimula pa lang ito, St. Mary of Asia. Ganon kagaling si Father Monching. Nakita ko yung goal niya talaga, na talaga ine-encourage niya kami na makapag-share dito sa church through yung mga abuloy, ganyan. Kasi nga, gustong-gusto niyang mabuo itong simbahan ng St. Mary of Asia. At nakaka-impress lang na ganito ang kaganda na ngayon after so many years. Si Ma'am Flor. So, ito, yan. Naalala ko to dati. Amin na namin yun. Yes. At doon sa kabilang aming bahay. Alam niyo po ba na ang bahay namin ay nandun lang sa kabila. Pagtawid na pagtawid nito. Ayan. So, kabilang-kabilang ito, bahay namin yan. O, diba? So, dati kasi ito yung pinakaburulan ko ng St. Mary of Asia. So, yung mga taga dito sa lugar namin, dito po kami nagbubura. So, may room 1 at saka may room 2 dati. Pero ngayon, ginawa na po siyang meeting place ng ating mga taga-simbahan. At dahil binukuha ko ng Tita Lorna, alam niyo po ba na itong kalupaang ito, ay dito po ako naglalaro nung ako'y bata pa. Ito po yung punong-puno pa dati din ng mga nyog. Naalala ko yun. At dito kami naglalaro nun, nagulat na lang kami nung ginagawa na siyang simbahan. Di ba, Ma'am Lorna, naalala niyo po ba? Ito, dito, pa yung, dito na po kayo nagsimula itong Euphrasia. Dito po yung, dito tayo nagsisimba dati sa baba. Nasa taas yung pare, di po ba? Nandito ako po nung choir po ako nung 1996 na sinimulan itong simbahan. Bata pa ako noon, Ma'am. Kayo din. I'm sure bata-bata pa po kayo noon. Thank you, Ma'am Lorna. Thank you po. Sige po. Yan, ang iba't ibang imahe po ng mga saints. Nakatuwa po. Siyempre, ang ating San Lorenzo Ruiz. Ayan. Makakasama po natin ngayon ang Tita Rosie para ikwento po sa atin ang nakaraan tungkol dito sa St. Mary Euphrasia. So, Tita Rosie, kamusta na po kayo? Good morning po. Yes. Tayo po ngayon magkakaugnayan. Magkakakwentuhan po tayo. Ano po kung ilang taon na po kayo din po sa St. Mary Euphrasia at kayo po ang aming ini-interview ngayon. Kung anong tanda po nung parokya, yun na rin po yung tanda ng pagbibigay ng ating servisyo sa ating minamahal wow, parokya. Wow, napakatagal nyo na po. So, isa po kayo sa nakasaksi kung paano po tayo nagpalipat-lipat dito ating pong church. Nagkaswerte, nakasama po sa paglilingkod. Opo, at yun. Patuloy na naglilingkod. Patuloy pa rin. Opo. Hanggat kaya. Opo, si Tita Rosie po ang isa po sa mga taong nakasubaybay kung paano po nagkaroon ng pagbabago at paano gumanda at lumaki itong parokya ng St. Mary Euphrasia. Kasi nasimulan nga po namin noon pa sa iba't ibang chapel pa dito, sa Kumintang, ibaba, nakalipat na kami. At ngayon nga po ay nandito na isang magandang church na po ang St. Mary Euphrasia. So Tita Rosie, kailan po ba talaga nagsimula ang ating pong St. Mary Euphrasia Parish? Ito pong nandito ngayon sa Barangay Kumintang Ilaya. Ang atin pong tinatawag na canonical erection, opo, yun pong official na katawagan doon, ay April 24, opo, 1996. Parang fiesta po. Opo. 1996. Feast day po ng ating patrono, opo. April 24. Opo. Mm-hmm.
So from then on, siyempre po, bagong parokya, hindi po siya talaga yung buo. May mga estrukturang kailangan pang ayusin, idagdag. Ang ating pong celebration ng Eucharistia, kailangan din po natin ng ating pong mga parokyano na makikiisa, matutulong sa lahat po ng ginagawang ating pag-celebrate ng ating mga misa, iba't ibang gawain sa simbahan. At naalala ko po, no April 24, 1996, dito po yun mismo. At gaya po na sabi nyo nga, hindi pa po kumpleto. Mm-hmm. Pero di po ba si Father Monchi nga po ang pari po nung panahon yun? Tama po. Una pong ating parish priest, si ating pong minamahal na si Father Ramon Manalo. Na yun naman po ay nasa kabilang buhay na. Opo. Pero napakalaki po na kanyang naging tulong. Sobra po. Servisyo sa ating minamahal na parokya. Yun nga po, nalagpasan natin yun. Kasama kayo lupa dito. Pa yun, lupa pa po yun. Naglilingkod po ating konsehala. Choir po ako. Pata po siya ay choir na. Para po sa say. So, yun nga po ay kahit hindi po siya tapos, ay nakita natin po yung kasigasigan ng ating mga parokyano. Mula-mula po yan sa 15 barangay. 15 barangay po pala ang sako. Talaga pong tumulong sila, nag-participate kung ano mang kailangang gawin sa ating bagong parokya. Maraming fundraising. Fundraising, ayan. Hindi lang po taga rito, ano po, yung atin po mga kasama sa ating Mother Church, ang ating sa Basilica po, mga tagabayan, tumulong din po sila. Opo. At pati po yung ating mga kababayan abroad, tumulong USA, din. Canada, talagang bumunot sa lakbutan ang pinatawag natin. Ano. So, alin po dito yung mga talagang mulat-mula ay nandito na? So, alin yung main, yung ano na? Po natin, alin? Main altar, na main building, tapos yung basement, and multi-purpose, uh-huh. Na sa wisdom din po ng ating minamahal na Cardinal Rosales, opo. Siya po nag-suggest na to utilize, to maximize po yung space, may basement para sa multi-purpose na mga gawain. Ano po? Opo. So, napaka-visionary din talaga ng mga kaya nga po, nakita po nila na kailangan natin ng basement. Kailangan natin. Tsaka, dumadami rin ang parokyano. May mga functions, resource the generation natin, fundraising, nabili po natin yung parking lot. Ay, nabili rin po pala. Nadagdagan yung space. Nadagdagan yung space. Opo. And again, meron pa rin po tayong na-acquire na property doon, tabi po ng pamilya. Muling Tapang. Yung pala, dagdag pa yon. Meron ding parking doon. Nabili pala dagdagan. Opo, kakatuwa. So, pautik-utik. At malaki ng palaki. So, alin po yung mga bago naman pong ididagdag natin dito po sa ating chapel? As a church. Meron po tayong, dati po kasi ang ating prayer room. Sige, atin po silipin. Dito lang po siya sa side na yan. Kasi sinaran na po natin, dinevelop. Kumbaga, in-upgrade na natin. Mm-hmm. Kasi ang ano po ng ating kura para ko ngayon, ang ating mahal na para parang Father Hilde, to upgrade, to uplift the face of the church. Yes, opo. After 25 years naman po, kaya may mga additional ano tayo na mga parang pagdasalan. Wow, automatic? Yes po. Nagulat ako doon. Para, automatic siya. Para hindi na po tayo magta-touch. Kasi po, pandemic. Welcome po. Opo. Kasi po, pandemic. So, we're trying to avoid po yung... Napakaganda po. So, ito naman po ay sa kagandahan loob din. Opo. Sa kagandahan loob din. Ano po? Marami pong tatulong. Ayaw naman kasabi ang kanilang mga pangalan. Ano po? So... At talagang ang gusto nila ay makatulong sa simbahan. Ang laki po ng pinagbago na nito ating church talaga. So meron tayo ditong mga vigil. Ang ating pong mga development ng ating simbahan ay kada parish priest po, may kanya-kanya po silang touch. Napansin ko rin po ang pinto natin. Sino po ang nagpagawa nitong pinto? Ito pong pinto, may nag-iba na rin. May design Father, po. I think Father Don po
Ah, yung pinsan ko po. Father Don Don, talaga. Which, nung nag-uumpisa po ang simbahan, ang atin pong, ang kanya pong mother, Tita Linda Beredo, ay kasakasama namin. Ay, opo, lagi siyang sa dito. Sa ating pagbabarangay. Kasi, information po ng ating simbahan, mahalaga din pong ihanda natin yung mga tao. Opo. Ating mga prospective parishioners na meron na po tayong magiging bagong simbahan. Opo. So, atin po silang inihahanda spiritually, deepening of the faith, at marami po diyan ang sumama, nagtulong-tulong upang maiparating, mapalaganap yung pagkaroon natin ng bagong simbahan. Opo. At sila'y kasali. Yung participation nila ang importante. Yes. Opo. Lagi naman po. Ang community pa ang mahalaga. So, ito naman po. Ano po ito? Dati dito kami sa seminar pag meron po mga binyagan. So, yan ano po ito ay, ngayon? Guest house po yan. May mga, ano ba po, may mga paring bisita. Bisita. May mga rooms po dyan. Okay. Dito naman po ito ay... Ito naman po ang? Ating pong kumbento. Ah, okay. Mm-hmm. Ito naman po yung sa ating kumbento pala. Diyan po nakain ating mga pari. Opo. Although meron din naman doon sa guest house. Sa baba po, in-improve ng ating pong kura, Father Ilde. We used to have yung Chapel of the Saints sa itaas. Yes. Nandito na po siya ngayon. Binaba na po natin. Opo. Hello. So, dito na po ang ating pasilyo ng ating mga santo. Ito naman po ang mga santo natin. Ito po ay mga dinodonate po ng mga may mga devotion. Apo. Sa lahat po dito, sino po ang pinakamatagal na po dito sa atin? Anak po, hindi ko lang yan maalala. Marami ko ako sa yung pinaka... nagbibigay. Ah, basta bigay po ng bigay. Ano po. So, all these improvements po ay panahon naman ni Father Don Don ito sa baba. Ay, sa may baba. Ano pong may event ngayon ng mga bata? Mag-first communion po First communion. Itong walkway na ito ay devoted lahat sa ating mga santo. Apo. Mga bigay, karamihan po dito. Ano po? Apo. Nakumpleto na natin, halos lahat din po. Bigay po ang iba dyan. Iba naman eh. Pinagagawa na rin ata ng simbahan. At dito nga po nangyayari mga activities ng ating church. Na dati, yung babang yan, dyan tayo nakatayo pag sisimba. Nakatingala doon sa taas. Kasi wala pang sahig. Nagtatagawan sila. At dito ay another space. For meeting. Yes. Seminar. So, ni-utilize po lahat yung possible na pwedeng, ano, kasi pag minsan may organization, meeting. Opo. At ito yung labasan. Yeah. Sige, diretso tayo sa labas. Makakalabas na tayo dito. So, ang ano rin natin, sa umpisa ng mga RDS sisters, tumulong din talaga sa sa information dissemination. Madami po kami natutunan sa inyo. Yung pa po pala mga pagdodonate. Ang ating bell tower, ayan, bell tower si Father Ed. Yung nag-ano po niyan. Lahat po nung na-assign na pari dito ay talagang may kanya-kanya silang mga idea paano may enhance ng ating simbahan. Plus yung pong ano ng participation ng mga tao. Pwede niyo pong imbitahan ang ating pong mga nanonood ngayon para I'm sure hindi lang po mga taga Batangas City ang pwede pong sumilip dito. Madami rin po tayo mga taga ibang bayan. Talaga naman po tunay na ba pagmamalaki namin ang simbahang St. Mary Euphrasia dito sa Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City. So sige po, Tita Rosie, pakiimbitahan po. Dito po kami sa parokya ng Santa Maria Euphrasia sa bahagi po ng Kumintang, Ilaya. Welcome po kayo dito sa aming parokya. Marami din naman tayong mga ibinabahagi ng mga serbisyo sa pangailangan po natin. Mga pamisa, regular po yun. Every day, 6:30 a.m. ang ating misa po sa weekdays. On Sunday po naman, meron po tayong misa ng 6 o'clock.
meron din tayong 8 o'clock, meron tayong 10 o'clock. And then sa hapon po ng Sunday, ay silang misa, 5 o'clock. Ano po? So, muli ang panyaya po namin sa inyo. Kayo po ay magpasyal dito sa aming minamahal na parokya, ang parokya ni Santa Maria ni Euphrasia. Yan. Maraming salamat, Tita Rosette. Maraming salamat sa pagsaservisyo po ninyo. Tuloy-tuloy na pagsaservisyo. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po si Tita Rosie para po kay Lord yun. Ano po? Batangas, sa Batangas, Batangas City. Here we are.